Kapag nag-donate kayo, dun sa donation department, sasabihin nyo kung patulog o hindi. Kasi nalagyan namin yun ng method patulog o hindi. Sasabihin nyo kung ilang months. Halimbawa, gusto nyo siyang patulogin ng 3 months. Sasabihin nyo, sir, patulog mo ito ng 3 months. Lalagyan namin yun ng load. Yung load, pipirmahan nyo, pipirmahan namin. Kasi kapag babalik kayo, hindi nyo siya pinaabot ng 3 months. 2 months na siyang nakatulog, hindi siya umabot sa tagal natin. Sinabi nyo, hindi yung compounded ang makukuha nyo. Halimbawa, 100,000, 30,000 per month. Dapat 2 months, di ba 69,000 na yun? 60,000 pa rin yung makukuha nyo kasi hindi siya umabot sa tagal na sinabi nyo. Yes. Tapos yung mga boses ko, ha? Kapag hindi umabot sa tagal, magiging ano lang yon, hindi yung mahuhulog na compounded kasi nga hindi mo pinahabot dun sa tagal. Halimbawa, June, naghulog ka ng June, July, August, September. Kapag ano na, halimbawa, nakuha nyo na ng September, syempre, another compound na naman yung gusto nyo. Mag-fill up kayo ulit ng bagong form. Para another, parang kontrata ba na mangyayari? Ganun ang gagawin natin. Kaya kayo, kapag nag-donate kayo, sasabihin nyo agad sa donation department. Huwag nyo nang hintayin na magtanong kasi marami kayo. Unti lang kami. Marami kayong ano, kalaban siya. Okay. Dito tayo sa... Oh, sige na, mic na. Pag-monthly, lalagyan pa rin namin ng loob yung form nyo na monthly. Kasi kapag hindi nyo kumuha ng dalawang form, monthly lang talaga yung makukuha nyo. Yung may nagtatanong dyan, ako pwede, ma'am, ang date ko po ay June 3. Pwede ko pa po bang kunin ng June 5? Kahit po, July 2 nyo na kunin. 1 month pa rin yun. Kasi bawal tayong advance. Ang sabi kasi ni founder sa amin, yung mga members na gustong mag-advance, 1 month advance lang po yun with final hospital billing updated. Hindi po kayo pwedeng mag-advance na ang dinala niyong hospital billing ay yung nakaraang buwan pa. Dapat ngayong araw din nakadate yung hospital billing nyo. Kung anong araw kayo pupunta sa opisina ko, ganong araw din yung date doon sa hospital billing nyo. Maliwanag? Yes. Kapag kulang yung bayarin nyo sa tubig, mangutang na lang kayo. Yun na kayong paproblemahin pa. Kasi may isang member dito, pumunta, nagalit sa amin kasi gusto niyang mag-advance kasi kulang na yung itabayad niya sa tubig. Problema yun. Dito tayo sa ID. Nagalit na kumiba. O yung mga ID department, yung mga ID personnel, lumabas ba? Nakinig ba? Palabasin. Nasaan? Ayan, nasa Princess. Doon sa mga member natin na gustong magpa-ID, 300 pesos po yung ID natin. Di ba 250 lang yon? Pero, ang ID nyo may kasama ng ganito. Okay? Okay na yun. Baka naman may magreklamo na naman. Ang mahal-mahal ng ID sa Quezon City. Ako marami ako naririnig na nagre-reklamo talaga. Which is, ganun din naman sa ibang branch, katulad lang din naman ng presyo, bakit magre-reklamo dito? Tapos yung mga member na hindi pa ma-IDhan ngayon, huwag na kayong lumipat dun sa ibang branch para magpa-ID kasi nagre-reklamo yung ibang branch. Mami, yung taga Quezon City, nagsilapit dito, gusto magpa-ID, ang dami-dami nila. Kung saan kayo nagpa-member, doon na rin kayo magpa-ID. Huwag na magsitakbo doon sa Taytay, sa Dasma, dito na. Kung saan yung bahay nyo, doon na kayo. Huwag na mga kitbahay. May bahay naman doon. Sandali. Centralize yung ID natin. Kapag may ID na kayo dito, huwag na magpa-ID doon sa kung saan-saan, ha? Baka magpa-ID kayo doon sa SEC. Bawal yon. Dito lang sa Kapa. Doon tayo sa OFW. Doon sa mga may pamilyang OFW, kasi meron tumawag sa akin kahapon na galit. Yung mga ID personnel daw, hindi daw binabasa yung mga message. Sabi ko naman, marami kayo.
At saka yung ID nyo, yung ID ng mga OFW, dapat makuha siya 1 month or sobra pa sa 1 month. Kaya kapag kasi that day niya lang pinasa, ang gusto niya agad, mabasa agad. Sabi ko, wow naman. Huwag naman ganun ha. Kayo mga member, dapat naman, magpapagaling natin yung mga ugali natin. Huwag naman tayo masyadong maangas dun sa loob, dun sa amin. Kasi marami talagang member na talagang nakakakuan. Kanang magpanglingo ko pa sa kinaiya, sa Bisaya pa. Okay na dun sa ID, maliwanag na. Dun sa gustong magpa-ID, agapan. Everyday po, nagbibigay po ng 150 every morning. Pero pagkahapon, meron tayong second batch. 70 yun na number. So kung gusto nyong humapon dun sa panghapon, pwede naman. Siguradong ma-idean kayo that day. Ano lang, ito lang sasabihin ko sa inyo ha. Yung mga member natin, na kailangan talaga magpa-ID. Mga sir at ma'am, ID lang po yung paghihirapan yung pilahan. Blessing diba? Lifetime. Isang buwan kayong gising tulog, paabot o blessing, wala naman kayong ginawa, di ba? Hindi naman kayo naghihirap para doon sa blessing. ID lang talaga. Huwag nang maraming reklamo doon sa ID department. Tapos, doon sa mga, ano natin, sa mga members, huwag naman masyadong magkalat. Makalat na nga itong opisina natin, di ba? Yung mga basura, i-ano nyo na, itapon nyo sa tamang lalayan. Dito tayo sa agent, sa ano natin, sa issues. Maraming natakot, maraming nagtanong. Mga sir at ma'am, huwag kayong matakot. Meron po tayong mga papeles na hindi po nila tayo pwedeng ipasara. Writ of preliminary injunction. Meaning, ito na po yung pinakalast na decision po ng korte na ang kapa hindi nila pwedeng pakialaman. Yes. Hindi nila tayo pwedeng ipasara. Last decision na po yun. Kaya huwag nang matakot. Ma'am, may nagpunta dito. Ma'am, ipupulot ko po yung ano ko kasi inanuman na pala tayo ng safe. Kung out agad. Kasi di ba nga pag nag-donate kayo, ano nga yung pinakaunang i-donate nyo? Tiwala. Kasi kapag nag-donate kayo, tapos wala kayong tiwala, pagdating nyo sa bahay, na insomnia na, kaya wala nang natulog sa yung sinkumen. Ano yung decision ng public account? Rate of preliminary injunction po. Yes. Magpo-post din tayo dito para makita nyo, para mabasa nyo. Dito tayo sa, ano pa ba po? Dito tayo dun sa, sino magbe-blessing ngayon? Yung magdo-donate ngayon? Donate. O, kayo lahat, di ba? Masarap to, maganda to. Dito sa, ano, sino ang yung nag-donate ng 49,000 pababa, mamainusan natin yun ng 50 pesos. Masakit ba yung sanod yung 50 pesos? O, naay nagbagulbol. Nagagalit sa amin. E bakit daw minainusan yung blessing nila? Doon sa 50,000 up, mamainusan tayo ng 100 pesos in each account po yun. Ibig sabihin, kapag tatlong blessing yung kukunin nyo, tatlong ano rin yun, siyempre. Saan mapupunta ang fund na maiipon? Medical mission. Medical mission, calamity, orphanage, home for the aged, sa community service po yun ang kapa. Kasi nga po, meron po talaga, alam nyo kung bakit ginawa ito ni Founder? Kasi merong ibang mga member, ako saksi ako dun sa taas, nag-blessing ng 120,000 kahit singkong donate, hindi nagulog dun sa donation box. Alam nyo, dun sa donation box, dun sa minamayno sa inyo, doon po kayo nagiging parte ng pagtulong ng kapa. Kasi di ba kayo lahat natulungan na kayo? Ilang beses na kayo nakukuha ng blessing, di ba karami na? Share your blessing. Alam nyo, napansin ko kung sino pa yung kunti ang nakukuha ng blessing, yun pa yung may malaking nilalagay sa donation box. Yung malalaking blessing talaga, maganda pa lang sa donation box. Kami, sumasakit yung paka namin para mag-reminder sa donation box, magulog kayo. Yung iba talaga, ang pauna pingil. Talaga hindi nakikinig. O yung mga dono, hindi talaga, hindi sila nakakarinig sa akin, hindi nakikinig. Did ma. Mamaya, marami ang tanong, mamaya lang yun sila.
apan. Dalawa, hindi isa. Kung tatlo, ani, kung tatlong account, ani na ganito ang pipit apan. Huwag lalagyan ng amount. Ha? Merong iba doon, lumakyat. Pasa agad, excited. Isa lang ang pipit apan. Ma'am, bakit isa lang ito? Ay, isa rin binigay sa babae. Yung pala, tatlo yung account niya, tatlo lang din yung hiningi niya, tatlo yung ina, tinago sa wag yung iba. Diba? Ang galing. Bakit ginawa namin na kayo na ang mag-fill up? Diyos ko, pag-uwi namin, hindi na namin maigalaw yung kamay namin sa dami yung nag-dressing, kami yung nagsusulat. So kayo na lang, di ba mas maganda yon? Di ba, correct yon? Para naman lahat na lang kayo maligaya. And one more thing, diba na, last na to. Huwag na mga aakyat doon, papasok sa mga opisina namin, yung nakasimangot. Ngiti-ngiti naman. Basta kapagani, masayahin. At yung mga reklamador nga pala, kung magdudulit kayo na mareklamo kayo, huwag na lang. Kasi pwede ko kayong i-pull out, pwede ko kayong i-taxis dito kapag ganun kayo. Kasi dapat ang mga member walang ganung ugali. Kung meron kayong ganung ugali, huwag nyo na lang ipakita dito sa opisina namin para hindi naman kayo maano. Kasi maraming anito. Daghan pagyaw-yaw sa inyo ha. Tabangan mo. Gusto mo ala? Dito na. Walang to ha. Kung musa ka gali, atubang sa mo ha. Mugod mo rin din po. Hindi kayo ba? Mugod akong blessing. Derenso na yun. Kaya para kami ng mga staff, siyempre nalaghanin nyo, maghapon ang magtrabaho, hantot pagid gabi eh, eh mag-inintahay pa ng kuman. Para ganahan mo din mo trabaho ba? Ganahan din mo akatar sa inyo ha? Good morning, God! Ang pinakapain pag yun, makasama ba pag yun sa mga? Pero pag dad ko, ang sirto, hindi mo mrabaya. Hindi makasama. Sa'yo mga saba din nga, ato kasabaan tayo. Hindi magalit. Huwag magalit. Sinong Tagalog dito na hindi nakaintindi doon sa sinabi ko? Bawal magalit. Oh, dito nga pala sa ID. Kung sa nag-donate nung May, kasi ano talaga ngayon yung ID natin, kasi inanang si founder, okay lang mawala sa may ID. Katong nag-donate nung May ha, May, katong April, March, February, January, oy, mga nung, dapat nanawin mga ID nung, ma'am, guraduha. Ang May lang o ang June, na mag-blessing lang ang July, okay sa mawala mo yung ID. Pero basing po nung magsanik. Ay, ako May, kung nag-donate po, di raday kong ID. Salamat, ikid ko, mag-fila sa ID. Ayaw po ni Nana. Ha? O, oh, pagbantay-bantay mo, kay gamay na lang na itong antos, ibalihin na ito ni opisina. Nakalang sa dako-dako ng area. Tagalog, madam. Yung mga Tagalog na hindi nakakaintindi doon sa Bisaya. Sorry. Ano, mag-ano, kunting test na lang, kunting kembot na lang. Inilipan natin itong opisina doon. Ipapa-airco natin yung buong opisina para hindi na kayo mainit. Yes! Hindi na gapon kasi si Indri. Kaya kung ibalihin na itong Bisaya. Location. Alam, wala pa tayo fix na location. Kaya karong panahon na, napangita pa me. Gina, ano, magpasalamat kita sa itong kapakwin kay Gano. Siya yun ang nagpuan yung mangita kita area as soon as possible. So, ang kanang mga ipang kuyapan din ha, hala, sunod-ulan din ang mga kuyapan. Mga 3 months from now, ano lang atong tagal ha, unang antos-antos sa kita karon. Kung wala, dili na ako magpalit ng nagambang po, kay maaaring hapon magbalaw tag, ano, balaw sa itong mga gamit. Yes. Hindi na ako magtagalaw. Yes. Pero paningkamot mo nga, maidihan po mo. Kay nabaya din na yung branch ka din ko dawat. Patulungan ako, ang katong mukuha o blessing, kapa ID, original form, o acknowledgement. Hinungtong ko di ay kahapon na ibabae nga nagyaw-yaw. Iatay, maningkapa! Ano din yung magdawatan? Hingan nung din yung manihatag akong blessing. Ang awa man niya dahil ay ang original nga form. Saan man ako maghatag, ana? Ano, hindi ka pa? Nag-iatay mo si kapa. Hindi naman. Gusto mo mag-uha o
acknowledgement para dire sa kinisantan. Duha ang kwaon. Kung pinakabok inyong accounts ng kwaon na i-blessing, ikanap po katagahan na inyong kwaon na attention ninyo. Ang isa ka po, ang isa ka account, duha. Wala na may question, wala na. Question na. A question. A question. Ma'am, yung sinabi nyo kanina na pagulo, ilan yung kung ano, ilang buwan ang balit? No, depend po yun sa'yo, sir. As long as yung account mo, inikuman, ang pinakamatagal mo talaga, depend po yun sa'yo sa ano mo, sa laki na donation mo. Kasi sinabi nyo na... 2.9 po ang makunan ninyong makuha, maximum amount, kasama na po yung donation nyo. Donation yung sinabi nyo kanina kung hindi patulog, walang susulat. Ba't hindi? Susulat nyo. Pero yung 2 months, hindi siya valid na... Wala siyang compounded ng 2 months pag hinayaan. Sir, hindi ba 3 buwan? Oo. 3 months yung sabi mo, kukunin mo. Bumalik na lang 2 buwan pa lang, hindi pa siya mako ng 3 months. Ah, kailangan kayo. 2 months na siya kukunin mo. Okay. Okay. O, dito sa lamutana, na kay Loon! Uy! O, sa kay Loon! Wala tayo kay Loon! Ang ginakuan ni founder, umag-donate po, patulogon ninyo 7 kabulan, pag umag 7 kabulan, mid-roll, mag-cash mo sa kanyan. Para din mo, ayaw ba, nagiging ko kabayan, wala nagiging ko eh. Sa kasi na kasi sabi mo ng patulogon, mag 7 months, cash ang sa kanyan. Yes. After ka ron, after ka ron na announcement siya ko, effective. Na mag-o sa katulog sa stage. Kasi na okay na? Okay na, okay na. Wala na ako, Diyos ko. Hindi na, centralize ang IT. Isa lang ang IT. Isa lang sa mag-transfer, hindi mo karoon doon. O, isa na. Yung later, isa na kuha. So, may yung kukukon yung nag-deliver. Tapos, ang mga idea. Pwede, kaya naman yung paperwork, ipatulog mo na nakalagay. Okay na, okay. Ang rules po na patulog system, nalalagyan ng no, effective pagkatapos ng announcement ko, maliwanag. Ibig sabihin, yung mga nakaraan, yung kahapon, yung mga panahon pa ni San Pedro, okay, access na yun. Ngayon, magsisimula yung ano natin, yung rules na patulog, nalalagyan ng no, pagkatapos kong mapaos dito. Maliwanag na? Okay. Tuloy ang transaction. Donation lang na ano. At saka yung form nyo, dapat meron yung note na galing sa Subito branch na inilipat dito sa Quezon City. Note of transfer. Itinimahan nyo ng staff or ng manager. Kasi kapag walang ganun, hindi ko tatanggapin. O yung mga hindi nakinig dyan ha, baka mamaya, tatanggap mo yung mga lang. Mas-mas-mas po yun, bawal po yung patuloy. Okay na, maraming salamat.